sa ito mga mahal. Tayo pong lahat po ay tumayo na para magbigay galang po sa banal na salita ng ating pong pinakamalapay noon. Ito po ay dadalhin ng ating pong beloved ordained preacher, kay Andy Binyas. Praise the Lord! Hallelujah! God bless you, the beloved Richard Berbin. Manalangin po tayo. Opo, nakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa daging malaging gagawa sa higayon. Yata mo sa amo sa araw na ito, malang Panginoon, nga kami nakasamba sa iyo this midweek service. Salamat, Lord, sa paglangis mo sa batyong tuning gawain. From Joyful Sulim, the Song of the Choir, Single, Youth and Finest, malang Panginoon, instrumentalist. Sa lahat ng magtatotoo, maraming salamat, Lord, sa pagbibigay na wala sawang nagbibigay. At sa mga sandaling ito, Lord, nagsusumamok mi sa iyo. Panginoon, sa pagdala ng mensahe mo, wala akong magawa pag wala ka. Kung aking garunungan ka laman, ikaw malagay ang mga silta sa bibig ko at sa isipan ko. So, natalangin ng iyong propeta, utterly beloved ng pastor, anoint me, Panginoon, to deliver love by message na habit, by insight, and cast out him that is Lord, right now, in Jesus' name. Amen, praise the Lord. Balik sa tuling kuranan, mga minamahal, sa tubuan. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty belongs only to our loving God. Adoring Savior, I give double honor and respect to our dearly beloved evangelist, Willis Talamidan, and then prophet of our loving God. And we always remember and treasure the blessed memories and golden teaching, beloved son, Paso, Linak, Almida, no beloved children, and the whole Almida family. Amen. And I greet also my beloved wife, my children, my co-preachers, my co-workers, to all of you, my dearest brothers in Christ, sa lahat po mga webcast viewer natin na nanonood ngayon, magandang gabi po sa inyo lahat, o magandang araw po sa inyo dyan, mga minamahal. Palagpakan po natin ang ating walang Panginoon. Everybody, serve the Lord! Mga minamahal, makailan lang, itong November 1 and 2 ay ang buong daigdig ay sila po'y nag-celebrate o sila nag-alaala. Sila po'y nag-commemorate sa ginatawag na All Souls Day at All Saints Day. Amen? Amen? Mga minamahal, kanang mga All Saints Day ba? All Souls na Biblia ba yan? Mga minamahal, lahat yan sila ay sa tradisyon lamang. Amen ba? E pag sabi ni mo na All Saints Day, yan po mga minamahal sa atong reliyon na namatan ay ng pag-alaala. Ilag-alaala ang mga mabuting gawa ng mga santos sa unang panahon, mga minamahal. Ng mga martyr of Jesus Christ sa unang panahon, yan po ginatawag na All Saints Day. Yung All Souls Day naman, yung mga namatay na, yung mga kaluluwa, doon daw sa impyerno o doon daw sa simenteryo, mga minamahal. Kaya iba doon, mamunta sa cementerio, mga labos, pamilya, para magsindi. Istoryahon doon, oy lola, nanay, wow, namimiss na kita, ilang taon na. Pero actually, magkita mo doon, pancho lang, nitso lang. Eh. Wala namang tira sa loob doon, mga minamahal. Ibang gani, ginanegosyo yan. Eh. Pag may namatay, wala nang libingan. Ito lang yung kay lola. Eh. Pwede na ilibingan ng ibang tao yan. So, yun, tinan mo yung tradisyon. Amen? Tradisyon na po yan. Tudlo ng tao, mga tradisyon of men. Mga haka-haka, katuruan lamang ng mga tao, mga minamahal. Pero sa Biblia, mga minamahal, ating pag-aralan, ang tao po ay aduna yung tao, ginatawag na tatlo kaparti sa buhay. Amen? Man, a tripartite being. Tatlo po ang parti ng ating katawan. The body, soul, and the spirit. Palakpakan natin ang Diyos. Ang tanong dito, pag ang taang patay ba ay makapagpuri na? Hindi po. Amen ba? The dead cannot praise the Lord. So, ang sa Biblia nakasulat, can we speak, make a conversation sa mga kaluluwa, sa mga souls? Ang Biblia po ay pinagbabawal yon. Then the souls will return. Ang mga kaluluwa ba, mga kalagba ay mabalik sa atong panimalay para magkamusta sa atin? Ito po lahat nakasulat sa Biblia. Kung totoo ba ay nakasulat o wala. Palagpakan po natin ang ating malapag noon. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal sa Biblia, ating basahin. Isaiah chapter 38, verse 18 up to 20. At Psalms 115, verses 17 up to 18. Ang patay ay hindi na po makapag-praise the Lord. Palagpakan po natin, Panginoon.
Kaya habang tayo buhay, kailangan malakas tayo mag-praise the Lord. Amen. Malakas tayo magpalakpak, malakas tayo sumigaw, malakas tayo magpupuri sa ating Panginoon. Dahil pagpatay na tayo, hindi tayo magkapag-praise the Lord. Kaya samantalahin natin habang may hininga, may buhay po tayo na pinahiram ng ating Panginoon. Ito po'y ipagpupuri po natin, ipagsisigawan po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung hindi na tayo, pamatay na tayo, hindi na po tayo magkapagpupuri. Kaya hindi pakibasa. Down. Libro sa Isaías, Kapitulo 38, versikulo 18 hantod sa 20. Kaya ang siyol dili makadaig kanimo, ang kamatayon dili makapasinugog kanimo. Sila nga manaog sa gahong dili makalaom sa imong kamatuoran. 19. Ang buhi siya magadaig kanimo. Amen. Ingon sa akong ginahimo ni ining adlawa, ang amahan mo paila sa iyang mga anak sa iya, sa imong kamatuoran. 20. Ang Ginoo andam sa pagluwas kanako, tungod niini kami mag-aawit sa akong mga alawiton, inubanan sa mga tulunggon nga kinuldasan sa tanang nga mga adlaw sa among kinabuhi sa balay sa Ginoo. Amen. Pagbasa sa Tagalog. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Isaías, Kabanata 38, ang talata ay 18 hanggang 20. Sapagkat hindi ka maaaring purihin ng Siyol, hindi ka maaaring ipagdiwang ng kamatayan, silang nagsisibaba sa hukay ay hindi makaaasa sa iyong katotohanan. 19. Ang buhay siyang pupuri sa iyo, gaya ng ginagawa ko sa araw na ito. Ang ama sa mga anak ay magpatalastas ng iyong katotohanan. 20. Ang Panginoon ay handa upang iligtas ako, kaya't aming aawitin ang aming mga awit sa mga panugtog na kawad, lahat ng karawan ng aming buhay sa bahay ng Panginoon. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Sa lahat ng arawan ng ating buhay, dito tayo sa bahay ng Diyos ay purihin natin siya. Ang buhay lang, buhay daw, ang magpupuri sa Diyos. Yung mga tao sa ibaba, sa siyol, sa hukay, mga minamahal, hindi na po sila makapagpupuri sa Diyos. Isang makaakyat, isang makapag-awit sa Panginoon. Kaya tayo mga buhay, sabi dito, kaya aming awitan ang aming mga awit ang anak at sa mga panunugtog na gawad. Lahat ng karawan ng aming buhay sa bahay ng Panginoon. Lahat ng karawan ng iyong buhay ay dito po kayo sa bahay ng Diyos. Purihin po natin at pasalamatan ang Panginoon. Amen ba? Amen? Eh kung patay na tayo, hindi na tayo makapagpuri. Pag sa impyerno ka na, sa siyol, hindi ka na pwede magdiwang. Amen ba? Sapagkat hindi maaring purihin ng siyol, ang siyol meaning libingan, impyerno. Hindi ka maaring ipagdiwang ng kamatayan. Yung namatay Kristo ang makasalanan. Hindi na siya pwede magdiwang, mag-celebrate. Amen? Amen? Silang nagsisibaba sa hukay ay hindi makakaasa sa iyong katotohanan. Ang buhay siya ay pupuri sa iyo. Ang buhay daw ay pupuri sa iyo. Gaya na ginagawa ko sa araw na ito. Ang ama sa mga anak ay nagpapatalastas ng iyong katotohanan. Ang Panginoon ay handa upang iligtas ako, sabi ni Isaiah. Kaya't aming awitin ang aming mga awit sa mga panugtog na gawad. Lahat ng karawan ng aming buhay ay sa bahay ng Panginoon. So, mga minamahal, ang buhay natin habang buhay po tayo. Bigyan natin ng halaga ang ating buhay na sa araw sa bahay ng Diyos palagi ating purihin ng ating mahal na Panginoon. Kaya pag namatay na yung tao, wala nang silbi ang ating buhay. Yung mga naging positibo sa COVID-19, kawawa ang buhay. Gikremate, sinunog, naging balik sa abo. Wala. Mga labuan, sino yung makapagdiwang na maayos, hindi palapitin. Grabe ang buhay.
walang kabuluhan ang katawang ito sa lupa. Hindi natin pwede pagbibigyan pansin palaging ating buhay katawan sa lupa. Ang pagbibigyan diin natin dito sa lupa ng ating buhay na to sa bawat karawan ng ating buhay nang dito tayo sa bahay ng ating Panginoon. Purihin natin, awitan natin ang ating Panginoon sa lahat ng mga instrumento, gawad ng mga panulugtog. Purihin natin ang ating Panginoon. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pag namatay tayo, walang silbi, libinga sa ikatawan mo sa libingan. Kaya ano pang silbi, pupuntahan ka pa doon ng labwas mo pagdating ng All Souls Day. Uy, kuya, mana, ate, nanay, wala na doon. Wala na. Dahil buo na yun sa alikabok, wala yun. Nitso ang natira, mga minamahal. Negosyo ng simenteryo yan. Kasi in our government, because of democracy, ililibing talaga yung tao. Pero sa Biblia, spiritually, wala ng kabuluhan yung ating katawan. Pag ang tao namatay, walang Kristo, automatic, makasasala, siyol, impyerno ang pupuntahan. Kaya yung taga-siyol, impyerno, hindi na magkapagpupuri sa Diyos. So walang silbi yung ating katawan. Pero sabi naman nila, ibang mga tao, pero kawawa naman daw yung mga pamilya natin, loved ones, paalalahanin na lang natin. Yung ating alalahanin yung pangalan na lang, nga RIP. Amen? Pangalan ng loved ones natin. Pupuntan din natin doon para hindi na manakaw yung libingan ng ating mga loved ones. Eh pag wala nang nagpupunta roon, kasi kalkali nila tapos libingan ng iba, negosyuhan. Tag 7,000 pabala ng pagpagawa ka ng libingan. Makapira pa yung taga-sementeryo. Amen? Pwede natin linisan lang yon, pinto-pinturahan, alisin ang mga sagbot para makita palagi. Yan, pag makita, boron makita mo yung pangalan ng labwas mo. Pero hindi tayo pwede magluhod-luhod doon, hindi tayo pwede magsindi-sindi kandila doon, hindi tayo pwede mag-istorya doon, mga magkaibawal makipag-istorya sa mga patay. Amen? Kaya habang buhay tayo, itong may silbi. Palagi tayo sa bawat karawan ng ating buhay, dito tayo sa bahay ng ating Panginoon. Purihin natin ang Diyos, palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody, say praise the Lord. Amen? Yun ang tanong. Pwede pa kausapin yung mga kaluluwa? Basahin natin sa Biblia. Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Pwede pa kausapin doon sa sementeryo? Mga minamahal, pag-ibasa. Libro sa Ecclesiastes, Kapitulo 9, Versikulo 5. Kaya ang mga buhi, nasayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay, dili na may balo sa bisan unsa. Ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Amen. Tagalog. Praise the Lord, hallelujah. Sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanata 9, ang talata ay 5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon paman silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Palakpakan natin Diyos. Yung lahat na alaala natin, nakalimutan. Patay na eh. Kaya anong pangalalahanin mo doon, makausapin mo sila, wala na. Amen. Ang mga buhay, alam natin, tayo po'y mamamatay. Pero may pangako ang Diyos. No, kung maglingkod kasi ng mainit, sincero, hindi ka dadaan ng kamatayan. Balikan tayo ng Diyos, buhay during the rapture. Amen. Amen. Yun pong ating i-desire. Mga minaman, napaglingkuran natin Diyos sa bawat arawan ng buhay natin. Dito tayo sa bahay, sambahan. Napurihin natin palagi pa maging mainit tayo. Yung paluluwa natin, espiritu, ay kailangan maging banal ito, maging batuwid sa harapan ng Diyos. Upang ito'y upang pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Pag tunog ng trumpeta, the last trump of God will sound with the shout of the archangel. Lahat tayo magising, makarinig tayo at magbabago ang buhay natin. We, ang atong katawan ito ay madunot na katawan, mawala ito. In the moment, in the twinkling of an eye, we shall be changed. Mag-change tayo. This corruptible body
mortal body will be changed into immortal body. Maging incorruptible, lilipad tayo sa kalangitan, hallelujah, i-rapture tayo ng Panginoon. Hindi ka na, sabi, where is the grave? Where is sting? Where is death? Wala na. Walang kamatayan, walang kahirapan, walang libingan. Bakit? Buhay tayong kukunin ng Diyos dito sa lupa. Pagbalik ng Panginoon. Amen? Kaya pang namatay ng tao, wala nang alaala. Ano pang alalahanin mo doon? Wala na. Patay na. Tapos na ang lahat ng bagay. Bayad na yung mga alaala. Kaya habang tayo buhay, ating paglingkod, alalahanin natin ang kabutihan, kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay, araw at gabi. Alalahanin na. We have to meditate and remember and commemorate, hallelujah, the goodness and the graces of life, of God in life. Alalahanin natin how God changed our life, heal our sickness, solve our problem, answer sa prayer, protecting us from any trouble and any evil days darating sa ating buhay. Alalahanin natin yun. Nung sa oras sa masama na araw, linigtas tayo ni Diyos. Pag namatay tayo, wala nang alaala. Amen? Itong alalahanin natin na nandito tayo sa gawain ng Diyos, pinagpala tayo. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Amen ba? Ngayon, babalik pa ba yung kaluluwa ang namatay na? Eh sabi nila eh, pag-araw daw ng kalag-galag, may nagpaparamdam si Lolo. May nagluluto sa kusina. Amen? Amen? Mapasok sa kwarto, parang nagpaparamdam. Sabi, nagpaparamdam eh. Totoo may kaluluwa, nagpaparamdam. Anong sabi ng Biblia? Pakibasa. The Book of Job, chapter 7, verse 9 up to 10. Libro sa Job, Kapitulo 7, versikulo 9 hantod sa 10. Sama sa panganod nga mahurot ug mapapas, mauman usab ang manaog ngadto sa Sheol, dili na mubalik sa ibabaw. Amen. 10. Dili na siya mubalik sa iyang balay, ni makaila pa kaniya ang iyang pinuyanan. Amen. Palakpakan po natin Dios, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Job, kabanata 7, ang talata ay 9 hanggang 10. Kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol ay hindi na aahon pa. 10. Siya hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Amen. Palakpakan po natin Diyos, mga mahal. Siya hindi na babalik sa kanyang bahay. Hindi na siya makikilala. Eh, paano sabihin na mo yung pamanagpaparamdam? Ito, siya hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Hindi niya nga niya alam yung kanyang lugar eh. Ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Hindi niya alam yung kung saan galing siya sa pupunta. Eh, paano babalik sa ating bahay? Yan, istorya lang yan ng mga ghost story para pang takot. Amen. Amen. Medyan, panaginipin ka pa ng demonyo eh. Panaginip, anak, namimiss na kita, kukunin kita bukas. Takot ka na. Amen. Amen. May manuktok sa kusina, si tatay nagpaparamdam sa akin. Parang nalulungkot, nakita sa panaginip, nalulungkot. Parang inihintay na ako, eh, sasama ka ba doon? Amen. Amen. Hindi tayo sasama, dahil bakit nauna na siya eh? Eh kung sa impyerno siya, sasama ka ba? Eh sa Sheol lahat yung sinag-usapan natin. Walang langit. Ang ibig sabihin, yung mga tao na makasasala, makasalanan, ang pagpatay, yung kaluluwa sa impyerno na. Binag-usapan ito, puro Sheol eh. Walang langit. Wala tayong nabasa nga galing sa langit. Puro sa Sheol. Sa ibaba. Hindi na akyat sa taas. Ang ibig sabihin, pag ang tao na sa impyerno na, hindi na sa pili akyat. Amen? Katulad ng istorya ni Lazarus at sa kanyang mayaman, the rich man and si Lazarus nga mahirap. Sa Book of Luke, chapter 16, verse 23 up to 39. Ilistan nyo na lang, kay mahaba yon. Luke, chapter 16, verse 23 up to 31. Diba? Si Lazarus nga mahirap, pobre kayo.
Nagapakalimos. Maraming sugat-sugat ang katawan. Hallelujah. Doon nanunuktok sa gate ng mayaman, humihingi ng pagkain. Ngunit ang binibigay ng mayaman, yung mga mumuho na lang nahulog sa kanyang lamisa, sa kanyang kinainan. Sabi niya kay Lazaro, pamunitun mo na. Pamulutan yung mga mumuho. Yung mga aso, dinadilaan yung kanyang mga sugat. Kawawa si Lazaro. Ngunit dumating ang panahon na namatay si Lazaro, namatay din ang mayaman. Ang Biblia nang sabi, si Lazaro noong namatay, mga minamansay, lupa ang kanyang physical. Hallelujah, ang kanyang kalag, dinala sa langit. Amen. At ang mayaman namatay din, sinundo ni Mr. Kamatayan, tinapon sa impyerno. At ang Biblia nagsasabi, pag doon ka na sa impyerno, butas, bungaw kung sa Bisaya. Nga mayroong ang makita, pag doon ka sa impyerno, ang nagatabon doon ay ginatong na fixed gulp na parang salamin. Na doon ka, pag sa impyerno ka, makita mo yung salagit. Nakita ng mayaman si Lazaro sa sabak in the bosom of Abraham. At si Abraham ay maligaya. Tuwang-tuwa, nakaputi. Yung mayaman sa lupa, magandang buhay. Mayabang, puro pira, matindi. Si Lazaro kawawa, pinagtawanan. Yung mga mumuho, pinapapulot sa lamisa, hindi mo na makabigay ng kanin. Mga minimal, naging baliktad. Si Lazaro na mahirap, pobre ng lingkod sa Diyos. Nung namatay siya, siya po'y comforted sa piling ng Abraham. Napakaligaya. Amen? So nagpatunay na may langit o impyerno ang Luke chapter 16, verse 23 up to 31. Anong sabi ng mayaman? Lazaro, ang mga Abraham! Pwede bautusan mo si Lazaro? Nga, isa-usa ma lang niya ang kanyang dudlo sa tubig, daliri, upang mapatuluan lang naman ang bibig-baba ko kay kining lugar, grabe kainit. At kung pwede mababa sa lupa siya, para yung lima kong kapatid, mapritsingan, mapangaralan niya, tatanggap sa Panginoon yung Diyos upang hindi siya sila pupunta katulad sa lugar na yun, nandito ko nagdudusa. I am tormented in the flame. Anong sabi ni Abraham? Noon pa, may mga preacher na. Ando na yung mga propeta sa unang panahon, nangangaral ng Ebanghelyo. Nagpatotoo sa iyo nga may Diyos nga buhay, apan hindi mo tinanggap. Dahil ang tinanggap mo yung kayamanan mo ngayon, katulad kay Lazaro. Ngayon, si Lazaro maligaya, ikaw, napakahirap. May pagdunga na sa impyerno, paro ka makakyat, ay may sirado. Lalo pag sa langit ka na, bakit mababa ka pa? Amen? Amen! Baka mamaya, matisod ka pa sa baba. Mas slide ka pa. Amen! Dito na ako sa langit, hindi na ako bababa. Kung bababa man, baka mga pangaralan ko na lang yung aking mga labuas na matigas ang ulo. Pero hindi rin pwede. Kaya sa Biblia, ang sa langit, di rin bababa. Ang sa impyerno, hindi rin makiat. Kayo lang tayo mapuan. Tapos na ang lahat nating ginawa. Kaya habang dito tayo, may panahon yung mapaglingkuran ang Diyos sa to sa puso. Gawin natin sincere. Magpakabanal tayo. Magsamba tayo, maging sincere tayo. Magbigay tayo. Talikuran natin yung mga kasalanan ginagawa natin makinaang dito sa lupang ito. Hindi po to, hindi po biro ang pupuntahan natin. Langit o impyerno. Dalawang eternity. Eternity in hell, damnation in hell forever in the lake of fire where worms die that and pars never quench. O dito ka sa langit, hallelujah, hindi maputol ang kwerdas sa kalipay. Hallelujah, kagalakan doon mga minamahal. Walang problema. Hallelujah, no more fears. No more night, no more sickness, no more pain. No more torment. You are happy forever. Araw-araw manigaya ka. Kapiling mo ang Panginoon at ang mga anghel. Hallelujah. Sa impyerno, araw-gabi, sabi na mayaman, I am tormented here in the flame. Tormentado siya sa apoy. Kalayo, mga minamahal, sabi, may uod pa, hindi mamatay. Where worms died not, and pars never quench. Kaya mga minamahal, hindi basta-basta. Wala nang alaala sa lupa yung mga namatay na tao. Yung alalahanin ng Diyos, yung buhay kapalupa na naglilingkod, nagpupuri ka sa Kanya. Ang mga pagpupuri natin, pagservisyo natin sa Kanya, paglilingkod natin, yan po ang marinig ng ating Panginoon. Yung po ang alalahanin niya, pakinggan niya tayo because the Lord inhabit the presence of His people. He hear the cry and prayer of the people.
Pakinggan tayo ng Panginoon. Hallelujah. The righteous cry, the Lord hear it. Ang mga matuwid pag umiyak, ang Diyos ay makinig sa atin. Pero yung mga namatay na tayo, lalo sa impirno, wala nang alaala ang Diyos sa iyo. Wala na pakialam Diyos sa atin, mga minamahal. Dahil napos na ang ating buhay sa lupa na pinahiram ng Diyos sa atin na dapat panglingkuran natin ng Panginoon ng taos puso. Kaya mga minamahal, huwag tayo magbibiro sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Tayo pinagpapalan Diyos, totoo ang Diyos buhay natin. May langit o may impirno. Hallelujah. Maglingkod ng taos puso, tapat sa ating mahal na Panginoon. De totoo po ang ating pupuntahan. Kawawa ang mga tao na hindi nakikilala kay Kristo. Tuwing November 1, November 2, busy, pupunta sa sementeryo, kawawa, hindi na alam. Anong gawin na doon sa sementeryo? Wala nang alaala, sabi ng Biblia. Wala na doon. Ang nakita mo doon, semento na lang, hollow block, pangalan ng pamilya, labuan sa natira. Wala na sila doon. Bakit? Kalansay na. Wala na. So ano pang gawin mo doon? Sindi-sindi ng kandila. Dala ka ba ng mga pagkain doon? Dala ka ng inuman doon? Iba nagpatayan? Mabuti na, nagpandemic. Kaluban pa rin. Kaya kung wala pa magpandemic, ang mga tao, hanggang umpisa pa lang ang November 1, 31, hanggang doon na, dito na sementeryo, magpatayan pa, mag-inuman pa noon, magdruga pa sila. Salamat naman. All things sure to give it for good. Maganda rin pala pag may mga crisis eh. Amen? Kita mo, siradong sementeryo, walang nalasing, walang balita na nalasing, walang nag-away, walang nag-rumble, walang nagsaksakan. Wala! Sa tahanan lang nila. Pwede naman pala hindi ka mag-celebrate. Amen? Itutunan ng Biblia, wala ka naman na i-celebrate eh. Wala ka naman alahanin kay tapos na ang alaala ng tao pag namatay na, lalo pag sa impyerno ka. Pero pag sa langit ka, napakaligaya na. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sino gusto ng langit? Sino gusto ng impyerno? Walang gusto ng impyerno. Langit tayo. Kaya yung tatlong katawan natin na na-divide ito sa tatlo, our body, sabi ni Biblia, Romans 12:1, present your body, a living sacrifice, holy. Holy, acceptable unto God. For that is our reasonable service. I-present natin ating buong katawan, the whole body. Present our bodies a living sacrifice. Buhay, buhay na sakripisyo sa Diyos. Holy, banal, acceptable to God. Karapat dapat katanggap-tanggap sa Panginoon. Because that is a reasonable service. Reasonable, yung ating katampatan pagsamba. Yung ating spiritual na pagsamba, gawin natin yan. Sabi sa Biblia kanina, habang buhay ka, sa lahat ng karawan ng buhay mo, dito ka magpuri, samba, sa gawain, sa bahay ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Ibasa, Romans 12:1-2. Ito pong gawin natin. Yung katawan natin, ano bang servisyo ng katawan natin dito? Libro sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, Versikulo 1-2. Busa hangyuon ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi balaan o ginangpunon sa Dios ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Dos, ayaw kamo pagpahiuyon ining panahuna sa kalibutan kundili usbon hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan aron sa inyong masuta kung unsa ang maayo o ginangpunon o hingpit nga kabut-on sa Dios. Amen. Galo. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng taga-Roma, Kabanata 12, ang talata ay 1-2. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Dos, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo ng, sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Palakpakan natin Diyos. Ito po. Ito po nga part ng ating katawan. Napaka-importante ito. Amen? Everybody, say praise the Lord. Yung katawan natin, mga minamahal, ito po ang ating ginatawag na senses. Ito po ang katawan natin.
Ito magbigay ng buhay sa atin. Sabi nga, baguhin mo ang sarili mo. At alam, malaman mo anong kabubuton, ano ang kalooban Diyos na tama. So, in our senses of life, in our body, malaman natin kung paano natin baguhin ang buhay natin. At alam natin kung anong dapat iwasan natin, anong dapat gawin natin, tama ba o mabuti? Amen? Dahil buhay tayo. Present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God. That is your responsibility. And be at yoke and equally to the unbeliever. Huwag tayo makiyon sa libutan, but be transformed, baguhin, by the renewing of your mind. Baguhin natin ang ating pag-iisip. To do, gawin, what is good, mabuti, and acceptable to God. Yun po. Ano nag-control sa atin? Yung senses natin. Yung ating isipan. Yung ating dainga. Yung ating bibig. Yung ating puso. Yung ating ilong. Lahat ng senses sa buhay natin nandito. Kaya we can change our life. We can change our behavior. We can change our character. We can change lahat ng bayo. We can do anything. Nga ito po'y makapagpalugod sa ating malang Panginoon. Nga maiwasan natin kasalanan sa mundong ito. Nga itong manatili, nga fresh ang ating sarili, buhay, nga hain, handog sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ito pong gusto ng ating katampatan, pagsamba, our spiritual service to our loving God. Kaya pag namatay ito, walang selfie na. Amen? Everybody service the Lord. Ang tao binigyan ng Diyos ng spirit. Body, spirit, and soul. Itong spirit na to, ito po ang nagkukontrola sa ating buhay. Nagbigay ng God consciousness to us. The spirit. Nasabi sa Genesis, sa Ecclesiastes chapter 2, chapter 12 verse 7, the spirit of God. Nga ito po ay nag-gibret sa atin. Ang espiritu ng Diyos, hinuyop sa atin. Breath from the Lord to our nostril. Upang tayo mabuhay. Amen? Amen? Di walang dahilan nga hindi mo mabuo ang katawan mo, maplastar, dahil meron tayo espiritu ng Diyos yung nagbuhay sa atin. Amen ba? We have God consciousness. Meron tayong consciousness galing sa Diyos. Ito'y the ability to communicate with God. Binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos upang mabuhay. Bigyan tayo ng God consciousness. May consciousness tayo sa Diyos sa isipan natin by means of the Spirit na binigay sa atin ng Diyos upang tayo mabuhay. Ano ito? Ability to communicate with God. Abilidad para makapag-istorya tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. Ngayon, ang tao linikha ng Diyos patay from the clay. Amen? Patay. Kaya, binigyan ng Diyos kina Espiritu para mabuhay. Din yung tao na galing sa clay na binigyan Diyos kina Espiritu upang mabuhay. Tinawag ito'y nabuhay at tinawag ito ay living soul. Buhay nga kalag. Nabuhay nga kalag. At kita ni ngayon, kita ang nabuhay nga kalag. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. And the man became a living soul. This is the union of the other two. Union ng katawan at spirito. It is the part of a man above the body but beneath the spirit. Ito, the act as a medium between the two. Parang nag-act siya na medium mediator, mga minamahal, in the midway sa tao. So ano yon? Siyempre, dito yon. Yung ating damdamin. Amen? Kasi ang tao, pag walang damdamin, feeling patay. Kaya nakaroon tayo ng feeling, will and emotion, damdamin, dahil nabuhay tayo. Pinagi sa Espiritu ng Diyos na binigay sa atin. Kaya tinawag tayo mga buhay na nakaluluwa. At kita yon. It serve as our personal body life. Kita. Kita ang mga kalag.
Kaya kita ang sinasabi dito. The soul that sinned shall die. Ang kalag na nagkasala, mamatay. Mamatay tayo pag nagkasala. Doon yun itapon sa impyerno. Tayo. Ang ating itawag na konsensya. Man's consciousness. Kaya sabi dito, the soul gives man self-consciousness. The ability to be a person, personality. Kita. The ability to a person, personality. So binigyan ng Diyos ang kalag sa atin, the soul gives man self-consciousness. Mayroon tayong sariling consciousness. Kaya ang tao, pag wala kay konsensya, ano tawag sa'yo? Ha? Pag wala ka ng konsensya, naramdaman, anong tawag sa'yo? Ha? Sagot. Anong tawag sa'yo? Hindi nyo kumukasagot. Ha? Self-consciousness, a soul that came to a man, is served as God self-consciousness. The ability to be a person, kita, or personality. Kita yon. Pag ang tao lang konsensya, sira ulo yon. Amen. 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 Bakit? Walang naramdaman. Walang feeling, will, kabubuton, and emotion. Tayo yon. Ability to be a person and personality. Kaya tayo, pag magkakasala tayo, nang kita binuhay ng Diyos, we call that living soul. Pag nagkasala tayo, itapon tayo sa impyerno. Tayo ang kaluluwa kita, mamatay sa impyerno. Tayo magdusa doon. Kaya sabi nila, sabi ng istorya, yung ng mayaman, dito siya mayaman. Ang mayaman eh, soul, doon na siya. Nagdusa sa si impyerno, yung mayaman, yung kanyang persona, personality, nagdusa siya. Gabing hirap doon. Naramdaman niya na yung init. Naramdaman mo kasi self-consciousness. Maramdaman mo doon sa impyerno ang kasakitan. Amen? Kaya sabi, the soul that sinneth, it shall die. Die. Death is synonymous to heal. Pag ang tao makasalanan. Kaya kailangan sikapin natin. Ngayong batawa natin ito, the body, na dito ang spirit sumusulod, at dito kita mismo ang living soul, sikapin natin na ipresenta natin sa Diyos. Ito po'y bahain buhay, living sacrifice, holy, acceptable to God. Iwasan natin, mga minamahal, but be transformed, magbago, by the renewing of our mind, because we have a self-consciousness. To do, gawin natin what is good, mabuti, unacceptable to God. Ikaw, Kristiyano, babalik-balik ka lang sa kasalanan. Babalik-balik ka lang sa mga sanlibutan na ginagawa. Palagi ka na pinapangaralan, mga minamahal, wala kang consciousness. Wala kang conviction. Palagi ka pinapangaral, huwag ka na manood ng email, manood ka pa rin. Wala kang conviction. Wala kang emotion. Wala kang self-consciousness. Patay ka nga tao. Buhay ka pa, pero patay ka na. Just because of sin sa ginawa mong kasalanan. Balik-balik ka sa bisyo, balik-balik ka sa libutan gawa. Mga minimal, ikaw ang kalag. Pag namatay ka, itapon ka sa impyerno. Wala ka ng silbi, mga minimal, pagsasyol ka na. Kaya maging silbi lang to, katong buong buhay, we called this body, our personality is a living soul dahil sa Spirit of God na binigay sa atin upang tayo mabuhay. Pag namatay tayo, ang Espiritu ng Diyos na nagatagbuhay sa atin, babalik sa kalangitan. Babalik sa Diyos. Maiwan tayo. Pag wala ng Spirit ng Diyos, balik sa langit, ang tawag sa ton, dead soul, patay na tayo. Tayo nang husgahan ng Diyos sa lahat ng ginawang kasalanan. Itapon tayo sa impyerno kung hindi tayo karapat-dapat. Pero kung tayo karapat-dapat, binigay natin the whole body perfect sa Diyos. Pagbalik ng Panginoon, rapture, isama tayo sa kalangitan. Hindi ka na daadaan ng kamatayan. Manatili kang living soul, buhay! Naging incorruptible, naging immortal. Kukunin tayo ng Diyos dalhin sa kalangitan. Upang may silbi ang buhay natin sa lupa. This body,
gawin natin ang kalooban ng Diyos. Present your bodies a living sacrifice. Holy, acceptable unto God. For that is a reasonable service. Hallelujah! Mga minamahal, ngayon, nga buhay pa tayo, tayong may silbi sa Diyos. Huwag kang magpatamad-tamad sumamba sa Panginoon. Huwag kang patamad-tamad magpuri. Dahil habang buhay ka, kailangan purihin mo ang Diyos. Sa mi David, ang buhay, buhay siyang aawit sa samba sa ating Panginoon. Dahil pagpatay ka na, hindi ka na makapag-awit pagsamba sa Diyos. Sikapin mo sa sandaling ito na madama mo ang presensya ng Diyos na magbuhay sa ating espiritual. Espiritual at tulog na isang gisingin natin na sa presensya ng Diyos mapuspos ka ng banal na Espiritu. Within myself, there's something I can do. Sing it, hallelujah. I can't resist to overlord again. I give myself. I give myself completely, Lord, to you. To you. Sa Thessalonians chapter 2 verse 23. Let your body, soul, spirit be holy. Holy and without blemish until the coming of the Lord. Ilang lang daw sikapin natin ating buong katawan. Our whole body, soul and spirit will be holy, righteous and perfect in the sight of a God without blameless until the coming of the Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon.
Kaya itaas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Sabihin mo, Lord, gawin mo kong banal. Tulungan mo ako, Lord. At binigyan mo ko ng Espiritu mo upang maroon ako ng tunay konsensya na gumula sa iyo. Opo, dakilang Diyos, ang mamalan sa pangalan mo, mala Panginoon. Sa mga sandaling ito, nandito kami nagsusumamo sa iyo, Lord. Mala Panginoon, salamat sa mga salita mo na nawaan namin. Na dapat namin itong buong buhay namin. Gawin natin banal, walang ikasaway, perpekto sa harapan mo. Hanggang sa iyong pagbabalik. Dahil habang buhay kami, may silbi kami. Pag namatay kami, wala na. Tulungan mo kami, Lord, na maging may silbi kami sa iyo habang buhay kami. Bapurihan ka namin, maawitan ka namin, magservisyon ka namin, Lord. Maging banal kami, maging perpekto. Kaya ayak at langgap-langgap sa iyong harapan, Lord. Na sa iyong pagbalik kami, masama sa iyong pagbabalik, Lord. Tulungan, pangawakan mo kami lahat, pagpalain mo kami lahat, mala Panginoon. Kung magpagmikaramdaman, magbaw na buhay, tulungan mo kami, Panginoon, sa unat na langin yung propeta, mala Pastor, sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Singgit, hallelujah. Jesus, ipatong kamay sa iyong ulo, maminamahal. Lahat tayong maglihan sa idol power authority. O pumalapay noon, babang kapangyarihan mo sa aming kaligitan sa mansanding ito. Ay by the power of darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases, cast out from the chief of the might of this bill, problems, weaknesses, began, canalities, ram us out from the property, bless, heal, this is right, Lord. Jesus name. Amen, bless the Lord. Palakpakan natin Diyos, maminamahal. Everybody, say, bless the Lord. Lahat tayo ito mayo, bayo kamot, singgit tulog kabis. Help us, Lord. Amen. Ayaw mag-absent, mga minamahal. Paduloy. Friday, Sunday, patuloy tayo. Pang tayo pagpalaan ng Panginoon. Gagayin sa boxes, ating pre-register sa puting nga box, 5 pesos pataas, hanggang sa brown nga box sa ating lupa. At tayo po ito mayo, mga minamahal, sa ating closing prayer po. Itong beloved brother Lulong, Sibilya, sa ating closing prayer po. Taas yung kamay, tayo po ito dumalangin. Tampingan tayo natin. Praise the Lord. God bless you po. Ating beloved ordained priest, Sir Andy Benias. Hallelujah. Manalangin po tayo lahat, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Upo amang banal Diyos. Kapag sarap sa banal na pangalan ng aming mahal na Panginoon. Managlalangin sa mga inagalang sa iyo. Mula Pastor Evangelist Wendy Strad Almeida. Mala Panginoon, maraming salamat po sa tagumpay sa panalagawain sa gabing ito. Mala Panginoon, maraming salamat sa MC. Joyful song, solemn song sa matistimo ni aming nakapanggingan sa aming magkapatiran. Hallelujah. Sa mga pag-awitan, beloved fine choir, youth choir, mala Panginoon. Hallelujah. Sa pagbibigay sa kay po tandog, mala Panginoon. Hallelujah. Lalo na sa iyong banal na salita. Nagpalala sa batis sa amin, mala Panginoon. Yeah. Nagkaroon kami kalagasan sa maglilingkod sa iyo. Salamat po, mala Panginoon. Panginoon, sa may pag-uwi, sa may matahanan, hallelujah, iligtas mo kami, hallelujah, sa may pagtawid sa mga karsado. Hallelujah, ibalik mo kami, sunod ang palagawain. Yes. Ito nga, may samot na langit, sa mga pangalan ni Jesus, in Jesus' name, amen, praise the Lord, hallelujah. Amen, God bless you po, at ang beloved preacher, Sibili. Maglaman huwag kita mga, we love in the Lord, and our Jesus loves you. Magpalihas po, dito po sa itong aliyas, kung naman ang beloved preacher, atuling kuranan.